welcome to my channel, Senorita's Kitchen. Today, magluluto po tayo ngayon ng Middle Eastern rice. Itong rice na to kakaiba. Actually, pag kinain nito, parang ma-creamy na... Basta masarap siya. Mahirap paliwanag, pero yummy siya talaga. Anyway, the ingredients are very simple. We have unsalted butter. We have oil. Actually, I'm using olive oil. And then 2 cups of rice. Of course, we need water, 4 cups. So 2 cups of rice, 4 cups of water ilalagay mo. Pero depende rin sa rice, ha, kasi yung iba matakot sa water. Then we're using egg noodles. You can buy egg noodles sa mga Middle Eastern store. Okay? So, yeah, let's start. Guys, ito, dudurugin natin itong egg noodles. Kasi hindi siya pwedeng ganito kahahaba. Padudurugin natin siya. Sa Pilipinas siguro, kung wala tayong parang egg noodles, siguro yung alam mo yung pancit hub, pwede yun. Durugin nyo lang. Ayan. So, pagka okay na siya, ganito na yung texture niya. Ayan. So, set aside natin. Makapag-cut na tayo actually ng butter. Unsalted butter. Gagamitin. So, itong butter na to, ganito, pwede na siya. So, maliit lang naman yan. So, ito na. Buksan ko na yung stove natin. So, ilalagay na natin yung ating butter. Ating unsalted butter. With a low heat, ha? Kasi madali masunog ang butter. Na-preheat kasi natin ito. Ilalagay na natin yung butter. Kailangan low heat lang, ha? Kasi nalang yung apoy. Kasi masunog yung butter natin. Guys, ha, yung rice, nahugasan ko na to para, twice para matanggal yung starch niya. You know? So, nahugasan ko na yan. So, ito, pag nag-golden brown na siya, saka natin ilalagay yung rice. Very simple lang to, pero ang kaibahan lang nito, talagang malasa siya na parang creamy. Sarap. Naganahan kong kumain. Usually, gusto ko to, pinakain ko to with the yogurt. Sarap as in. Middle Eastern rice. Yung amoy niya, sarap, grabe. Talagang creamy. So, hintayin natin siya maglang. Nice, golden brown na siya. As you can see. Pwede na natin ilagay yung ating rice. Kailangan huwag masunog, ha? Kasi papait. So, ingat din sa pagluluto nito. Kailangan, ano lang, mahina lang. Okay.
Guys, pwede rin ng brown rice dito, ha? Gamit ko jasmine rice. Pwede na brown rice o yung normal na rice yung sa ating ba. So, ayan. Pakukuluan lang natin siya. Okay? Then, we'll be back for a few minutes. I think 15 minutes. Then, I'll be back. Okay? Hi guys, I'm back. So, kumulo na yung ating rice. So, papakita ko lang sa'yo. Hindi pa siya luto, ha? Pakita ko lang kung ang itsura. So, ayan. Bango. So, 5 minutes pa lang yan. So, another 10 minutes pa. So, I'll be back, guys. Hi, guys. So, check na natin yung ating rice. Luto na. 15 minutes na yan. Creamy. So, ayan na siya. Luto na. Okay, so, papalamigin muna natin siya. Then, ilalagay na natin siya sa plate. Hi guys, I'm back. So, ito na yung ating Middle Eastern rice. So, ito lang siya. Ito na naman. Umuusok-usok pa. Mainit. So, ganyan ang itsura niya. So, guys, I hope you enjoy my little menu na bago nyong matututunan sa akin sa paano pagluluto ng rice. I mean, this is Middle Eastern rice. So, actually, pwede kayong gumamit ng, alam niyo, nabibili sa palengke, yung pancit hub ba yun? Or pancit canton sa palengke. Yung ginagawa natin pang pancit sa Pilipinas, pwede yun. Tapos, gawin nyo lang yung ginawa ko. And then, yun, I hope you enjoyed how I cook the Middle Eastern rice. So guys, don't forget to subscribe in my channel, Senorita's Kitchen. Hope to see you guys again and have a good day. Bye!